Hi guys, it's me again, Carla, and welcome back to my channel. Before we start, please don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. And you can like, comment to my videos if you want. So without further ado, let's get hop right into the video. So for today's video, we will be, or I will be sharing you some 10 tips on how to subscribe. 10 tips on how to survive senior high school. Kung nagtataka kayo bakit senior high school, because I'm grade 11 student and actually tapos na po ako sa grade 11, so magtuturn na ako into grade 12 next school year. And itong mga tips ko is based sa opinions ko po and based sa experience ko. Hindi ako nag-search sa Google or what, based po talaga sa experience ko, kasi yung journey ko itong grade 11 is not that easy, guys. Sobrang daming ginawa, sobrang daming breakdowns, sobrang daming iyak na lumabas sa mata ko. So ko lang i-share sa inyo kung paano ko na-survive yun. So without further ado, let's get started. Wait lang po, disclaimer, kung naninibago kayo sa buhok ko, ayan, nagpagupit po ako, ayan, nagpabangs din ako. One reason kung bakit ako nagpabangs is to escape the stress from the school. Yeah. So first tip is focus. F-O-C-U-S. One word pero mahirap siyang gawin kapag study. Or kahit sa anong gawain, mahirap siyang gawin. Pero kailangan mo siyang gawin, especially kapag nagtuturo yung teacher. Yung mind mo, yung self mo, dapat naka-focus lang sa discussion. Kasi you never know kung magpapakwis siya, or magbibigay siya, or you never know kung magpapakwis siya after discussion. You never know kung magbibigay pa siya ng PowerPoint, or hindi. Kasi kung hindi, patay kayo, guys. Wala. So, ayun, focus, number one tip. Second tip is organize. Ayan, sa pagiging organized ng papers, ng things mo, and sa sarili mo, pagiging organisado mo mismo, kasi makakatulong talaga yun. For example, portfolio. And yung mga papers na binibigay is kailangan mo i-compile. So, kung organisado kang tao, there's no problema at all. Kasi ilalagay mo na lang yung mga papers mo sa portfolio mo, and then you're done. Third tip is time management. Ayan, sobrang importante niyan, guys. Hindi lang sa school, pati sa work, sa household chores, kahit ano pa yan, time management is the key. So, kunwari, exam nyo. Una mong aralin is yung mga nahihirapan ka talaga. Okay, yung mga major subjects nyo. Subject na alam mo, marami kang nakalimutan na lessons. Tapos, hulihin mong i-review yung mga subjects na sa tingin mo light lang yung mga lessons, and then yung mga subjects na alam mo na natatandaan mo pa most of your lessons doon, para kapag nag-review ka doon, tapos mo na yung mga mabibigat na subjects, diba? And then doon ka na lang sa light subject. Assignment naman, ang masasuggest ko is ano to pa rin to, ha? Connection pa rin sa time management to. Ang masasuggest ko is gawin nyo na kagad, kahit hindi pa siya naka-due tomorrow, gawin nyo na, guys. Kasi hindi natin alam kung magbibigay pa yung ibang teachers ng assignment. Fourth, inspiration. Kailangan mo magkaroon ng inspiration, lalo na kapag nadidepress ka. My number one inspiration pagdating sa study ko is my family. Family and for myself. For the future of myself. Kasi kailangan mong may tignan, may i-look forward, kumbaga ayon. Kailangan mo may i-look forward para mag-strive ka ng harder. Kasi kung wala kang motivation, kung wala kang inspiration sa studies mo, kapag nag-breakout ka or nawawalan ka ng gana mag-aral, talagang matatamad kang mag-aral. Kasi kapag wala kang inspiration, parang iisipin mo na wala naman palang kwento tong inaaral ko, para saan pa to? Yung ganon, kung iisipin mo na para saan ba to? Ah, para sa family ko to. Para sa future ko to. Mas madaling mag-aral kapag meron kang inspiration or motivation. Okay? Pangilan na pa yun. Fifth. Ayan. Pang-fifth is be competitive. Wait, di pa ako tapos. Be competitive sa sarili mo. Hindi sa ibang tao. Kasi, kunwari,
mayroong exam, mayroong test kayo or quiz or kahit ano pa yan, nabagsak ka. And then, sasabihin mo, no, I need to strive harder for myself. Kailangan mo sabihin yon instead na sa, ay, imbes na sabihin mo, no, I need to strive harder to beat ganyan, ganyan, ganyan. No. Hindi mo kailangan makipag-compete, guys, pagdating sa school. Kasi school is about learning. It's not about competition. Kapag kasi nakikicompete ka sa iba, parang mas lalo kang napipressure. Alam mo yun, napipressure ka na, hindi, kailangan ko makipag-compete sa kanya dahil mas mataas ako. No, kasi feeling ko mas napipressure kasi yung estudyante ka kapag ganun, kapag meron siya kakompetensya. Yung ganun, so be competitive for yourself, okay? Sa sarili mo, okay? Labanan mo yung sarili mo, hindi yung kaklase mo or yung kaibigan mo. 6. Don't memorize, just understand. Yan, so yun yung 6th tip ko kasi ako, personally, yung isang subject namin, organization management, alam na mga kaklase ko na halos parang minemorize ko yung buong libro doon. Pero, kasi yung ginagawa ko doon, minememorize ko siya, but iniintindi ko rin naman, parang na-explain ko na siya sa Tagalog, para maintindihan ko siya sa Tagalog. Sa ibang subject, hindi applicable yung memorize ka ng memorize. Mas applicable yung iniintindi mo, ginagawa mo, kinakalculate mo. For example, gen math. Hindi mo naman i-memorize ang gen math. And, kunwari, formula. Memorize mo. Pero, yung the way na pagkakasolve niya, yung the way na pagkaka-derive ng formulas, kung kailangan mo i-derive, okay. 7. Listen attentively. Listen sa teachers nyo. Ito, makakatulong tong tip na to sa mga tamad mag-take down notes, sa mga hindi masipag mag-lecture kapag nag-discuss si teacher or si sir or si ma'am. Listen attentively kasi noong mga third or fourth quarter yon, parang na-appreciate ko yung pakikinig sa teacher. Kasi parang that time, tinamad na ako mag-take down notes. Kasi ang alam ko nga, magsasend sila ng PowerPoint. Pero nag-send din naman sila, so no problem at all. Pero yung pakikinig kasi guys, iba siya. For example na lang sa CLE namin, CLE subject. Si ma'am kasi, pag nag-discuss siya, after every discussion, may presentation siya. So kapag nakikinig ka, like matatandaan mo talaga siya. You know? 8. Surround yourself with people who makes you happy. Ayan, sobrang importante niyan guys. Kasi sa school, hindi lang naman about learning lessons yung pagpunta mo sa eskwelahan. Yung pagpunta rin kasi sa eskwelahan is about social community, yan, pakikisama sa mga kaibigan mo, sa ibang tao. Dito rin kasi sa school, para natututo kang makipag-interaction sa iba't ibang klase ng tao. Natututo kang humarap sa iba't ibang klaseng problema na napagdadaanan ng isang estudyante. So, yeah, it's important to surround yourself with people who makes you happy. Kasi kapag sinurround mo yung self mo na sinaround mo yung sarili mo ng mga tao nagpapasaya sa'yo, mas gaganahan kang mag-aral and mas imomotivate ka nila to strive harder para sa future mo. 9. Ayan, 9. Eat regularly. Sabi nila kapag sa school, parang pumapayat ka daw lalo because of stress, ganyan-ganyan. Kasi ang dami, napupuya, nasa stress, hindi na nakakatulog, ayan, pumapayat. Pero, in my case, hindi ako nakakapag-aral kapag gutom ako, kaya hindi ako kumain ng tama. Alam mo yon, kapag hindi ako kumain ng kanin, parang hindi ako nakakaisip. Parang hindi ko natatandaan yung mga nare-review ko. So, in my case, I need to eat regularly. Paminsan nga, hindi regularly. Paminsan kahit nag-review ako, may food. Pero that's okay. Kasi yung next tip ko naman is matutulungan niya yung eating regularly. Hindi porket stress ka, hindi porket puyat ka, or hindi porket na wala ka ng time, wala ka ng gana, hindi ka kakain. Kasi, girl, hindi pwede yun. Like, mas mawawalan ka ng gana, mas mawawalan yung brain mo ng energy para, oh my gosh, sorry sa lighting. Wait lang, ilalipat ko kayo.
Ayan, mas maganda pala yung lighting dito. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun kasi parang yung brain mo, naghahanap siya ng nutrients para makapag, para pumasok yung mga ideas, thoughts sa brain mo. Para ma-generate mo sila, para matandaan mo sila. So, yun. Eat regularly. And then last is drink water. Always drink water, guys. Kasi being hydrated is very important. Lalo na sa mga estudyante. Hindi lang sa mga estudyante. Sa lahat ng tao. Applicable tong tip na to. Sa lahat talaga. Kasi water is the best medicine. And yung time... Kung naaalala to ng mga klase ko, ha? Noong time na yon, marami kami performance tasks. Yun yung mga nagsusurvey kami kasi may thesis kami na ginagawa. Tapos, andun ako sa room. And then, oras na ng lunch. Tapos, bigla na lang ako nag... Alam mo yun, yung humiga ako sa armchair. Kasi sobrang init. Tapos, akala nila na paano na ako. And sobrang ako na... Suffocate. Ayun, masyado ako nasa-suffocate. Suffocate sa loob ng classroom. And then, namabas ako sa classroom. Mabubo akong ganun. Tapos, ang sarap ng hangin. Like, tapos, uminom ako ng tubig. As in, guys, iba talaga kapag hydrated ang isang tao. Mas marami ka talagang energy na mabibigay. So, that's it for this video, guys. Sana po makakatulong or nakatulong sa inyo yung 10 tips ko on how to survive senior high school. So, yeah! Thank you for watching. If you guys like this video, please don't forget to give this video a big thumbs up, comment for video suggestions, and again, if you're not yet subscribed to my channel, please don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. See you on my next one. Bye!